guys, nandito po tayo ngayon kung saan nag-work sa ating Gladys kasi naka-uniform na din. Ngayon, on the way po ako ngayon sa Nabotas Fish Court Complex para kumuha ng ID para maging isang certified fish vendor na ako. So, hindi, para maging certified, ay maging patunayan na nag-work talaga ako sa loob ng Nabotas Fish Court para legal naman ako, di ako illegal. So, yun nga guys, samahan nyo na lang ako pumunta. Update next time. Ay, mag-update ako mamaya. Mamaya pala. Fish Port Office. Ay, walang nakalagay na ano na. So guys, what's up? Andito po tayo ngayon sa Nabotas Fish Port. And guys, habang busy po si Ate Gladys, saka po muna po mag-vlog. Para sa ako. So guys, nandito po tayo ngayon kung saan nag-work sa ating Gladys kasi naka-uniform na din siya. Custard. So ayun na nga guys, sisimulan na po niya yung pag-fill up dito. Dahil gina-gina siyang magkaroon ng ID. Isa na siyang certified fish port vendor. Hindi ba ano? Buyer. Hoy, wag niyong ina-underestimate yung fish port vendor na yan, na. Sobrang laki ng sahod niyan, guys. So, kailangan niya i-push para... Bayad na siya. Napaka-picture na ako. Pag-indo. Guys, ayan na siya. Ganun siya kabilis. Diba? Nag-picture lang ako saglit. Tapos ayan na siya. So, palabas na tayo ng Nabotas Fish Port. Ayan yung anak-anak nila, guys. Ito si Kuya Dave, ang tumulong sa akin. So, guys. Okay na nakakuha na ako ng aking ID dito sa Fish Port. Sa Nabotas Fish Port. Hindi ko alam letter C. So, I complex. Complex. Ayan. So, yung may resibo tayo. Ang tatapat ko. So guys, so ang binayaran ko lamang po ay for 224 pesos para sa mga employee na katulad ko lang. Pero iba't iba po yung price nito. So depende po yun sa magiging ID niyo kung ano pong katauhan niyo, kung kayo po ay criminal or kung kayo ay buyer, buy and sell vendor, depende. Mas yan. Mahal kapag so, last name. Yeah. So, yun na po guys. Thank you for watching.